ito ang ganap sa abot gamay na pangarap. Dahil nga ayaw ni Zoe na talagang mawala ng tuluyan ang kanyang tatay, ay talagang humanap siya ng paraan para makausap niya ito ng masinsinan. Nang sa ganun, maagapan pa nga ang tuluyang paglayo ni RG dito nga sa kanyang mommy. Kagulo pa nga sila ni Annalyn dahil ayaw nga sanang ibigay ni Annalyn ang kinaroroonan ng kanyang daddy dahil batid nitong gusto niya na mapag-isa muna at makapag-isip-isip muna. So balit dahil naawa naman siya dito kay Zong, yun nga tuluyan na nga niyang binigay ang address ng kanyang daddy. Dito nga kinausap ni Zoe ang kanyang daddy at inamo na naman niya ulit. Sinabi niya na ganun lang daw talaga ang kanyang mami dahil kung siya daw ang nasa kalagayan ng kanyang mami kapag nalaman niya na may kinatagpong ibang babae, siguro naman ay masasaktan siya at magsaselos din. Eh sana daw naintindihan ni RG ang mami niya dahil nagawa lang niya yun dahil sa mahal nga niya itong si RG. At ayaw niyang mapalapit ito sa ibang babae. Pinsin man ni Zoe na umuwi nga kanyang daddy sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman itong si Moira. Subalit, hindi naman niya mababago ang isip ng kanyang daddy dahil nga namulat na ito sa katotohanan na ibang-iba na nga itong si Moira. Dati, nung pagmulat niya galing sa pagkakoma ay sobrang napakabay dito. At parang nakikita niya na parang isa siyang ideal woman. Subalit, ibang-iba na nga ngayon sa kanyang nakikita. Yan naman, punong-puno siya ng disappointment dito at ayaw na muna niya itong makausap. Samantalang, galit naman itong si Moira. Bung akala niya kasi ay nakausap na niya ng maayos nga ang daddy nitong si Zoe. Subalit, sinabi ni Zoe na nakausap niya pero hindi niya mababago ang isip ng kanyang daddy dahil nawala lang naman ang kanyang memorya. So balit, hindi naman siya bulag kung anong nakikita niya. Dahil nga sa paghihikayat ni Moira, nababakura na nga itong si Lynette para hindi siya duluyang maagaw ni RG. Dahil may posibilidad nga na maagaw pa ulit ito lalo't hindi pa sila kasal. Kaya naman nakapag-isip itong si Do Carlos. At tinutuloy na nga niya ang kanyang plano na pakasalan nga itong si Lynette para hindi na hahadlang itong si Doc RG sa kanilang pagmamahalan. Yan naman, bago pa nga mahuli ang lahat, ay sinagawa na nga niya ang mga ito sa tulungan ni Harry. Dito nga'y nasupresa si Lynette sa room kung saan na lagi nilang pinagtatagpuan dahil punong-puno ito ng mga palamuti at napakagandang design kung saan nandoon ng mga larawan ni Lynette. Kaya naman siya ay nasurprise ng bigla kung ano ang meron. At yun nga, nagulat siya dahil bigla na nga lang lumuhod itong si Do Carlos at sinabing, "Will you marry me?" Naman pinalakpakan sila at kilig to the bones naman ang nararamdaman itong si Lynette, maging si Chiang Susan at itong si Annalyn na tuwang-tuwa sa kanyang mga nakikita. Dahil sa wakas, malagay na nga sa tahimik ang kanyang nanay at hindi na siya guguluhin pa nitong si Moira. Asagutin kaya ni Lynette ang alok na kasal ni Do Carlos? Nako, mukhang magkakaroon ng komplikadong sitwasyon pag nagkataon kapag natuloy ang kanilang kasal. Ay, magiging anak na nga niya itong si Zoe dahil anak ni Do Carlos, biologically itong si Zoe. Pinakamalaking tanong, sa oras na malaman nga ni Lynette na anak nga niya itong si Zoe, matatanggap kaya niya ito? Gayong kinasusuklaman niya ito dahil sa masamang ugali nito na manang-mana talaga sa kanyang mommy Moira. Dala, nalaman nga ni Doc Javier ang ginawang pag-propose ni Doc Benitez dito nga kay Lynette. Kaya naman, kinausap niya ito ng masinsinan kung ano ang plano niya tungkol sa lihim niya. Kung sasabihin niya ba ito kay Lynette. Subalit nakikita niya parang walang plano nga itong si Doc Benitez na sabihin. Sabi ni Doc Javier na kailangan niya itong sabihin dahil kung lalo pa niya itong patatagalin ay lalo lang mahihirapan nga itong si Lynette
at lalong magkagulo-gulo ang sitwasyon sa kanyang ginawa. Balit dahil takot ang nararamdaman ni Doc Benitez ay wala siyang plano. Ang gusto lang daw niya muna sa ngayon ay magkaayos nga sila. At tuluyang hindi magambala ni Doc RJ. Balit iginiit ni Doc Javier na kung hindi siya kikilos, maaaring nga siya na mismo ang magsasabi nito. Kaya naman, binalaan nga niya itong si Annalyn na maghanda-handa na. Dahil malalaman na niya sa hinaharap ang matagal ng sekreto na kanyang tinatago-tago. Napakamaling hakba nga ang pag-oo nitong si Lynette dahil malaking kaguluhan nga ito. At mapapatawad kaya siya ni Lynette at Annalyn sa mga kasinungalingan niya? Mapapatawad kaya nila si Doc Carlos? At kung talagang mahal nga ni Doc Carlos itong si Lynette, bakit ayaw na lang niyang aminin ang katotohanan? Bakit mas pipiliin niyang magsinungaling? So ayun lang muna for today's video, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much, guys. God bless. Bye-bye.